Hello mga kaputol at mga kaakay! Panibagong araw, panibagong gagawin at panibagong pag-asa. Kaya for today's video mga kaputol, sasamahan niyo ako maglalaba. Opo, naglalaba ako mga kaputol. Kaya kung may mga labahin kayo dyan, mag-inquire lang kayo sa akin. Ako na bahala sa mga labahin niyo. Charot lang. So ayun mga kaputol at mga kaakay, sana panoorin niyo itong video na to at samahan niyo ako maglaba. Tara, simulan na natin. So ayun na nga mga kaputol, habang naglalaba tayo, magi-storytelling ako sa inyo. So sa mga bagong followers ko dyan, sa mga nagtatanong kung anong case ko, ang tawag po nito is orthopedic disability. Wala po kong isang paa, simula po pinanganak. Sa mga nagtatanong po dyan kung meron po ba akong same case sa mga cousin ko, sa mga side ni mama at side ni papa, wala po. Ako lang po. Ako lang po yung special, ako lang po yung blessed, and ako lang po yung nag-iisang ganito. So, way back tayo mga kaputol. Dati kinakahiya ko talaga yung case ko mga kaputol at natanong ko sa sarili ko na bakit ako? Eh, madami namang iba dyan. Bakit ako yung napili ni God na bigyan ng ganitong kapansanan? Eh, madami namang masasamang tao. Pero habang tumatagal mga kaputol, natatanggap ko na. Kasi naniniwala ako mga kaputol, hindi ako bibigyan ni God ng ganitong kapansanan kung hindi ko kaya. So, ibig sabihin, malakas ako. Malakas akong i-handle lahat ng mga pambubuli. Matapang akong harapin yung mga taong mapanghusga. So, ayun, natanggap ko na din mga kaputol na ganito ako. At na-inspire din ako sa mga kakilala kong mga may kapansanan na patuloy pa rin nagpapa-inspired sa mga katulad naming may kapansanan na nahihiyang ipakita sa social media ang kanilang mga case. So ayun na nga mga kaputol, may nagtatanong din sa akin kung naranasan ko na mambuli noong nag-aaral ako sa elementary, high school, and college. Yes po, naranasan ko po yung pambubuli. Madami po nagsasabi sa akin na nanay, dagul, at kahit kung ano pa mga kaputol na pang pambubuli na mga salita. Pero alam nyo, yung ginawa ko mga kaputol, yung mga pambubuli nila sa akin, ginawa ko inspirasyon na makapagtapos talaga ako ng pag-aaral. Yung hindi ako nagpapa-apekto sa kanilang mga sinasabi sa akin kasi naniniwala ako sa sarili ko. At ang sabi din sa akin ng pamilya ko mga kaputol, kapag wala akong mararating or kapag hindi ako mag-aaral, walang patutunguhan yung buhay ko. Kaya pinaghahawakan ko talaga yung sinabi ng tatay ko na mag-aaral ako na mabuti. Kasi para hindi ako ibuli. Para walang taong tatapak-tapakan ako. So, ayun na nga mga kaputol. Sa dami mga pambubuli na natanggap ko, nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Yes po, nakapagtapos po ako ng college. Yung course ko po, BSBA, Major Financial Management. So mga kaputol, as for now, hindi po ako nag-apply ng work. Pinagpatuloy ko po itong pagbablog ko, paggagawan ng mga content sa TikTok, at pagiging Akay Ambassador. Alam niyo mga kaputol, sobrang saya ko talaga na maging part ako ng Akay ni Sol. Kasi pangarap ko talaga na makatulong sa mga may kapansanan. Sabi ko pa sa sarili ko na balang araw matutulungan ko din yung mga kapatid kong mga PWD na nangangailangan ng tulong. Gaya talaga ng mga assistant devices. Kaya sobrang happy ako na naging part ako ng Akay ni Sol. At masaya talaga ako sa trabaho ko na bibigyan sila ng mga wheelchair, saklay, tungkod, walker at makita silang masaya sa mga binigay ni Akay ni Sol sa kanila. So, ayun na nga mga kaputol, magtatandaan na hindihan lang yung kapansanan para gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Go ka lang ng go. Huwag mong isipin yung mga taong hihilahin ka pababa. Kung saan ka masaya, go, doon ka. Kasi
You only live once. Dapat piliin mong maging masaya. Huwag kang magpa-stress sa mga pambubuli, mga kaputol. Dapat happy lang. Happy go lucky, di ba? So, ganun talaga ako, mga kaputol. Stay positive talaga. Positive lang talaga ako always. Kahit may mga time na naiiyak ako sa mga sinasabi nila, naiiyak ako sa kanilang panghusga, pero babangon at babangon talaga tayo para sa pamilya natin at para sa pangarap natin. Kaya sa mga normal na tao dyan, what I mean, kompleto yung pangangatawan, tapos nahihirapan na sa buhay, gawin nyo po kami inspirasyon. Kasi kapag kaya namin, alam din namin na kaya nyo din gawin. Kaya laban lang always, pray lang always na andyan si Lord para sa atin. So, ayun mga kaakay, maraming salamat sa pagsusuporta sa akin sa lahat ng social media platform ko. So, sa mga hindi po nakakalam, itong Facebook page ko po is pangalawang Facebook page ko na po, kasi dati yung Facebook page ko na-hack po siya, nagkaroon po ako doon ng 150,000 followers, pero na-hack, naagaw sa akin. Doon po ako na-depress. Sabi ko sa sarili ko, natitigil na ako sa paggagawa ng video, titigil na ako sa pagpa-vlog. Pero napaisip ako na kailangan ko i-vlog yung buhay ko para maging inspirasyon sa mga tao. So, gumawa ako ng bago at pinagpatuloy ko. Kaya hindi ko talaga in-expect na magkakaroon ako ng 200 mahigit na followers. At alam ko pong madami pa pong magsusupport sa akin. Basta magpapakatotoo lang po ako sa sarili ko at gawin yung mga bagay na gusto kong gawin. Kaya guys, maraming salamat sa pagtitiwala, sa pagpa-follow sa akin. Aasahan nyo pong hindi po ako magbabago. Kung ano po yung nakita nyo, ano po nasimulan ko na ugali, na nakita na nagsisimula pa ako, ganun pa rin po ako. Kahit madami na po akong followers, wala pong lalaki ang ulo. Kaya guys, maraming salamat sa lahat. Don't forget to follow me and comment this video. Thank you for watching!